natin made easy. Mix and cook. Talaga nga namang nagmamahalan na lahat ng mga bilihin ngayon. Ang all-purpose flour na dati 40 pesos lang, nasa 60 pesos na ngayon. At yung ating asukal na doble na po yung presyo. E paano naman po tayo nagluluto ng puto? Tayo pong mga nagnenegosyo. Kaya naman po samahan nyo muli ngayon ang inyong Mommy Loves sa paggawa ng ating puto ala Goldilocks recipe na kung saan ibang klaseng harina yung ating gamit pero ang lasa at yung pinaka-texture po nito hindi po maaapektuhan. Sa isang malinis na mixing bowl, salain po natin yung ating gagamiting harina. Ngayon po, ang gagamitin natin ay third class flour. Sabihin nyo po doon sa mga suki nyo binibilhan ng mga harina, third class flour po yung inyong bibilhin. Medyo malaki po yung difference sa presyo dahil ito pong ating third class flour ay 38 pesos lang po yung presyo. Sinabay ko na nga rin po pala sa pagsasala yung ating baking powder. Ang buong listahan ng ating mga ingredients ay nasa ating description box. Ganun na rin po sa bandang dulo ng ating video. Ngayon po ay maglalagay ako ng asukal. Hindi lang po available sa akin, pero much better po na yung segunda or yung wash sugar na lang po yung inyong gamitin para mas mura na rin po yung halaga. Naglagay na rin po ako ng isang swak pack na tumitimbang po ng 33 grams na powdered milk. Any brands po ay pwede nyong gamitin. Then maglagay rin po tayo ng kaunting asin to balance the taste. Gagamit rin po tayo rito ng 1/8 cup or 28 grams ng margarine or oil. Dito po ang gamit ko pong margarine ay yung per kilong na bibili sa palengke. Kung napapansin nyo po yung mga ganitong nakabalot-balot na, 1/4 kilo po ito, 25 pesos lang. Ang pinakamagiging outcome nga lang po pala ng inyong puto kung hindi nyo po ito kukulayan ay medyo manilaw-nilaw. Gagamit rin po tayo rito ng isang pirasong itlog na medium to large po ang size. Then tubig na lang po yung ating ipangsasabaw dahil po gumamit na rin po tayo ng powdered milk. Pero kung ang gusto nyo pong gamitin na evaporated milk or fresh milk, pwedeng pwede naman po. Balitan nyo na lang po yung tubig natin ng kasing dami nito. I-mix na po natin ngayon yung ating puto mixture, pero dahan-dahan lang po tayo sa paghahalo nito. Iniiwasan po kasi natin na makapag-create tayo ng maraming bubbles. Kung mapapansin ninyo na marami pang buo-buong harina, huwag nyo na po itong pilitin pang haluin. Ang gawin nyo po, salain nyo na lang po yung inyong mixture para hindi nyo naman po ito ma-overmix. Para po kasi ma-achieve natin yung makinis na outcome ng puto, dapat po ngayon pa lang ay smooth na yung consistency ng ating puto butter at dapat wala rin po kayong nakikitang maraming bula. Ngayon po ay gumawa uli ako ng isa pang puto mixture. Ang difference naman po dito, ang ginamit natin ritong pampatamis or pampalasa ay condensed milk. Then yung atin pong pinakatubig ay nabawasan lang po ng kaunti. Ito po ay para may choices kayo. Mamaya po sasabihin ko rin sa inyo yung pinakalasa. Ganun na rin po yung pinaka-outcome gamit po yung ating asukal. At ito pong ating ginamitin naman po ng condensed milk. Kung gusto nyo nga po pala itong kulayan, gumamit lang po kayo ng kaunting food coloring. Diretso nyo lang pong ilagay sa ating puto butter, then haluin rin po natin ng dahan-dahan. Saka naman po natin ito sasalain. Ready na po ngayon itong ating dalawang mixture. I-prepare naman po natin yung ating mga molder. Ang gagamitin ko pong molder ngayon ay medium size. Kung susukatin po yung pinakaibabaw nito ay 2 inches. Ang large size naman po ay 3 inches.
Bawat medium-sized molder po, maglalagay tayo ng 1 in 1 half tablespoon ng ating puto butter. If ever naman po na gusto nyong mas liitan, pwede naman pong 1 tablespoon. Kung sakaling large molder naman po yung inyong gagamitin, pwede po kayong maglagay ng 2 to 2 and 1 half tablespoon ng ating puto butter. If ever naman po na ang gusto nyong pinaka-outcome ng inyong puto yung medyo nakangiti or yung putok po yung pinaka-ibabaw, mas dagdagan nyo pa po yung mixture na inyong ilalagay sa bawat molder. Then ang lakas po ng apoy sa pag-i-steam nun ay high heat. Para po sa toppings, gagamit po ako rito ng cheese. Pwede nyo po itong diretso nang ilagay ngayon bago po natin ito i-steam or pwede naman pong i-steam muna natin ng 5 minutes bago po tayo maglagay ng keso. Depende na po ito sa inyong preference. Ngayon ay isasalang naman po natin ito sa ating steamer na ang lakas ng apoy ay medium-high heat or yung mas malakas lang po ng kaunti doon po sa medium heat ng setting ng inyong kalan. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating puto a la Goldilocks without all-purpose flour dahil ang gamit po natin ay third-class flour. Sa pinakalabas pa lang po ng ating puto, still napaka-smooth pa rin po nito at napakalambot. Sa mga first timer nga po palang magluluto ng ating puto a la Goldilocks recipe, ngayon ko po kayo i-remind na hindi po natin i-grease ng kahit anong butter, margarine or oil yung ating gagamiting molder. Again, hindi po natin ito i-grease. Nakita niyo naman po kung gaano natin kadaling tanggalin yung ating puto doon po sa ating molder kahit hindi po tayo nag-grease. Yan po ay dahil may gamit na nga po tayo ritong oil, margarine or butter. At ganito naman po yung pinakaloob ng ating puto. Ito nga po pala yung ginamitan natin ng condensed milk. At nilagay po natin yung cheese dito after muna natin itong lutuin ng 5 minutes. Yung unang batch kasi ng niluto natin ay naubos po agad ng ating mga masusing tagapanlasa. Kaya naman po hindi ko na sa inyo na ipakita. Heto naman po yung ginamitan natin ng asukal. Actually, wala naman po talagang masyadong difference sa pinakalasa. Ganun na rin po sa pinaka-outcome. Kaya po pwedeng-pwede nyong gamitin any pampatamis na gusto nyo. Sana po mga palalabs ay nakapagdagdag po uli ako sa inyo ngayon ng kaalaman tungkol sa pagluluto natin ng ating puto a la Goldilocks recipe. Sa medium size nga po pala natin, mamumuhunan tayo rito ng nasa 3 pesos each. Depende na po sa inyo kung magkano nyo po ito ibebenta. Ngayon naman po ay i-check na natin yung mga presyo ng ating mga ingredients. Ito po ay according kung nasa ang lugar ako ngayon at sa araw na na-shoot ko po itong ating video or nabili ko po yung ating mga ingredients. Cooking with easy, mix and cook.